Comfort and practical service ba ang hinahanap nyo, mga idol? Well, tama ang pinapanood nyo. Dahil sa video na ito ay meron akong naispatad na makakatulong sa paglago ng pamumuhay at very comfort na service for daily use. Ito ang Bajaj Maxima Z na isang tri-wheeler passenger type ng motorcycle na talagang mas comfort, practical at higit sa lahat mas safe ito than other than traditional tricycle na makikita natin sa daan. Ang tanong dyan, mga idol, gaano ba kasulit ang isang ito? Alamin natin yan. At kung magkano ba ang presyo nito regarding sa cash and installment, pasok ba sa budget? Para magsagawa ng review, walkthrough at price update nito, ay nandito tayo sa isa sa mga branch ng K-Servico na matatagpuan naman sa Masinloc, Zambales. At dito nga sa K-Servico ay samot-saring top of the line motorcycle brand ang mabibili mo dito. Depende yan sa pangangailangan mo na abot kaya ang presyo na may kasamang kalidad, syempre. Para naman sa mga walang lisensya at ayaw magparehistro ng service nila, ay meron din silang e-bike at e-trike na available para sa inyo. But wait, there's more! Para kay daddy at mommy, ay meron din silang available na home appliances at audio-video appliances. At para kay bunso, ate at kuya, ay meron din gadgets like cellphones and laptop. At ang kagandahan pa dito, mga idol, para sa appliances and gadgets ay available ang installment via Home Credit Corporation na sobrang daling kausap at madaling makakuha ng installment plan sa napakababang interest rate. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa pinakamalapit na K-Servico sa inyong lugar. Kaya't laging tatandaan, basta one-stop shop needs ng pamilya, i-K-Servico mo na yan. Dahil sa K-Servico, K-Caring-Carry mo na yan. Yeah, boy! Welcome to Haji Moto Vlogs and this is Bajaj Maxima Z, the tri-wheeler passenger type motorcycle. Let's go! Unahin natin sa kanyang makina na mayroong kargadong 236.2cc engine displacement, to be exact, 4-stroke, DTSI po siya ang kanyang engine. Fuel system naman ito ay gumagamit ng fuel injection na mayroong average para sa kanyang mileage na 29.86 km/l. Para naman sa kanyang transmission, naka-manual po siya na mayroong 4-speed manual transmission para sa forward at isa para sa reverse. Para naman sa bore stroke, mga idol, 67mm x 67mm. At ang compression ratio nito is 9.7:1. Para naman sa performance, mayroon po siyang 8.19 kW at 4,500 RPM na may 20.45 Nm at 3,500 RPM. At ito ay kayang tumakbo sa bilis na 62 km/h. At ito na nga, mga idol, ikutan pa natin ang tri-wheeler na to. Kung sulit ba o hindi, kung ano ang mabibigay na satisfaction sa mananakay. Unahin natin sa kanyang body design na tri-wheeler passenger type po ito, mga idol. At ang kagandahan dito sa kanyang body ay naka full galvanized metal po ito na merong white color. Sa unang bahagi naman, meron po siyang windshield na napakalaki, bagay na bagay kung sakaling umuulan, at meron po siyang wiper. At dito naman sa kanyang signal lights, ang disenyo naman nito ay rectangle na merong ordinary bulb at napaka-visible nito sa daan. Ang headlight naman nito ay gumagamit ng halogen bulb, not one but two na round shape ang gamit. Sa harapan ay gumagamit ng dual shock absorber para sa kanyang suspension, drum brake naman sa braking system na may gulong na sukat na 400x10 na tubeless. Para naman sa matinding ulan at init ay meron na po itong ready canopy na layari sa synthetic leather na meron po siyang plastic window. Sa likod naman ay merong model name na Bajaj Maxima na napakaganda at napakasulit tignan. At sa likod din makikita ang kanyang compartment na makina, napakadaling ayusin at very convenient. Ang taillight at signal lights ay nasa iisang position, mga idol, at naka-rectangle shape po ito na nakatayo, napaka-visible sa daan at gumagamit ito pareho ng ordinary bulb. At para naman iwas bangga sa likod, meron po itong solid na bakal na bumper na mayroong kulay black painted finish. Ang tire size naman sa likod ay may sukat din na 400x10 na tubeless po ang gamit at ito po ay drum brake na. At dito naman makikita ang kanyang gas refiller na may susi at ito ay may fuel tank capacity na 8 liters capacity. Dito naman sa loob, mga idol, sa kanyang dashboard ay makikita natin na mayroon po siyang power socket outlet, ready for charging area, mga idol.
At para sa music lover dyan, meron po siyang transistor for AM and FM. At meron pa siyang USB port, mga idol. At syempre, meron yung speaker kabilaan. Para sa mga valuable things or document things or kahit kupit mo sa misis mo, ay meron itong compartment na merong susi, mga idol. Para naman sa switches, mga idol, sa kaliwa ay merong turn lights and high and low. Sa kanan naman ay merong wiper switch, headlight switch, at horn. Para naman sa controls, mga idol, ay meron po sa kanan na throttle control na merong foot brake pedal. Sa kaliwa naman ay merong gear shifter with clutch lever. At meron po itong handbrake. At munti ko akong makalimutan, meron po siyang separate power button para sa transistor nyo. At meron po siyang hazard switch para naman sa mga undecided turns, emergency o kahit ano pa man yan. Para naman sa yag balls, wet packs at ekop nyo ay napakalambot ng kanyang foam para sa upuan. Leather po ang cover nito na merong brown ang kulay. Na merong seatbelt para sa passenger at driver. Napaka-safe talaga nito than other tricycle. At kagandahan naman ito sa passenger seat ay pwedeng itupi para mas malaki ang compartment kung sakaling marami kang ilalagay dito. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension. Ang haba ay merong 2,825mm, lapad 1,350mm at ang taas ay nasa 1,780mm. Hindi man pasok sa mga traffic o heavy traffic, pwede naman pang daily use talaga, mga idol. Ang total curb weight naman ito ay nasa 417kg. Para sa gross weight naman ito ay nasa 747kg. Na merong passenger capacity na 5 to 6 person kasama na ang driver. At para naman sa driver's reference, ako po ay 5'4 in height, kaya no problem. Isang dangkal ang pagitan sa bubong, maluwag ang legroom, napakaganda at napaka-comfortable talaga. Para naman sa passenger's reference, tatlo po ang kasya dito, mga idol, at di nakakailang at di masikip masyado. Pero depende pa rin sa size o laki ng katawan ng uupo. At pag-usapan na natin ang kanyang presyo regarding sa cash installment via K-Servico Machine Lock. Ang cash nito ay merong 234,888 pesos. At para naman sa installment, mga idol, down payment nito ay nasa 25,000 pesos. Kung kukunin mo siya ng 12 months, ay meron po siyang monthly installment na 22,292. Para sa 24 months, 13,126. Para sa 36 months, 10,071 pesos. At sa 48 months, 8,543 pesos. Paalala lang, mga idol, ang presyo regarding sa cash and installment ay pwedeng magbago, depende po yan sa lugar, dealer, promotion at napapanahong problema katulad ng napapanahong giyera. At ayun na nga, mga idol, tatapusin na natin to at sa tingin ko naman ay panahon na para sa pagbabago, para sa mas komportable, practical at mas safe sa mananakay at sa driver pagdating sa tri-wheeler vehicle. Pero kung ikaw nga ang tatanungin, oo, ikaw nga, dahil mas magaling ka pa rin sa akin. Sulit nga ba o hindi? At pabor ka ba kung ito ang gagawing pinaka-tricycle ng Pilipinas? I-comment mo na nga yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na ito, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bago at lumang mga motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Moto Vlogs TV. Ito po si Haji from Haji Moto Vlogs. Thank you for watching and peace out! Alright, yan lang yan.